everyone, welcome back to another vlog. So if you're new to my channel, allow me to introduce myself. I am Eunice Rdd and Rdd is my last name, which is Rdd. So hindi ko na siya nilagay as my name in my YouTube channel kasi nga masyado mahaba Rdd, baka 48 years pa bago niyo ako ma-search o mahanap ganun. So Eunice Rdd na lang. And I am a 21 years old, dalagang Filipina, wanting to inspire people by sharing words of wisdom. But for today, ngayon? So, ngayon, I'm so happy because I'm finally home at meron tayong time para magkaroon ng vlog. So, siguro kung mapapanood nyo na tong vlog na ito, naka 400 subscribers na tayo. Kaya, thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. At sa mga hindi pa, please kung pinapanood nyo ito, subscribe naman kayo. Ang dali-dali na magpindot ng red button, diba? Subscribe, ganun. Pero nasa inyo pa rin kung ayaw nyo kami, ganun. Pero, alam nyo ba na ganito kasing kwento nito. I've struggled so hard para ma-reach yung 400 subscribers kasi busy akong tao. Hindi lang ako nag-YouTube, ganun. Nagtuturo din ako, nag-aaral ako at marami kayong responsibilities, ganun. So, ito lang yung time ko as in 1 hour, ganun. para makapag-vlog, kaya iti-take advantage ko na tong oras na to. Kasi masyado itong mahalaga para sa akin. So, today, alam niyo naman na nag-share ako sa inyo ng mga words of wisdom. Pero ngayon, para naman hindi niyo sabihin na masyado akong seryosong tao, di ba? Mag-share tayo ng mga randoms. Like, minsan nag-share ako sa inyo ng mga make-up, something-something na hindi naman tutorial kasi hindi naman ako pro. But for entertainment purpose lang. Pero ngayon, mag-share din ako sa inyo ng mga hilig ko sa buhay, mga ganon. Ano ba yung mga hilig ko bukod sa pagbabasa nga at pagbablog at pagtuturo? Ano ba yung mga ibang hilig ko? So, ito, mag-share ako ng isang hilig ko at magkakaroon tayo ngayon ng, hindi siya unboxing pero, kasi, ano na siya, revealed na siya. Ano ang balutan ko pa, di ba, para konti mang. Pero, ano na siya, ang tawag dito is unwrapping. Kahit na i-unwrap mo siya, kahit na tatanggalin natin yung plastic niya, kitang-kita na rin siya. So, nakakatawa. Pero, at least mahahawakan natin yung texture niya or surface niya. So, ano kaya yun? Pero, ganito kasi yan. Dati, nung first time pa nagkaroon ng sariling kwarto, wala pang paint. Cannot afford pati. Wala pa tayong paint. So, ang ginawa ko, dahil mahilig ako sa arts, mahilig din ako sa pagbabasa. Yung gusto ko yung meron akong mga nababasa, may mga nakikita akong mga iba't ibang colors, ganun. So, ang ginawa ko, yung wall ko na wala pang paint. So, nag-print ako ng maraming mga verses sa Bible from the internet. And then, print ko siya, tapos dinikit ko siya sa wall ko. Ginawa ko siya parang wallpaper. Siyempre, ano pa bang tawag, diba? Sa wall nga, dinikit eh. So, ayun, dinikit ko siya doon. Tapos, yun yung background ko every time na nagpipicture ako, ganun. Parang Instagram worthy naman siya. Ay, yung art eh. May pa Instagram worthy pa. Pero, yun nga. So, dami kong clip kasi yun, nagtitinda rin ako ng mga ganito. Negosyante din tayo paminsan-minsan. So, ayun nga. Yun, cannot afford pa natin yung paint noon, kaya yun lang yung kaya natin. Nag-print tayo, dinikit natin. So, yun, makikita nyo mamaya. Ipapakita ko, yan. Yan yung mga pictures ko, yan yung ginawa ko noon sa room ko. Pero nung blessed na tayo ng Lord, nagkaroon na tayo ng sariling trabaho kasi noon tambay pa lang ako, kaka-graduate lang. Pero ngayon, nagkaroon na tayo ng sarili nating trabaho kaya napagawa na natin yung room natin, napapaint na natin siya, and then napatayas na natin siya, and everything, nakabili na tayo ng iba-iba pa lang ng mga gusto natin na kaya pa lang natin. Pero, hindi naman ako ganun kagastos sa tao, pero ang bagay na hindi ko kayang ano ba yung tanggihan? Kapag nakakita ako ng mga decorations nga sa wall. So, nung nagpa-paint na ako ng room ko, andyan lang naman yung room ko mamaya, papakita ko sa inyo, na, ano siya, tinanggal na yung mga wallpapers ko. So, nalungkot ako nung, paano pa ako makakapagdikit? Kasi pag nagdikit kasi dun sa may paint na, diba, pag tinanggal mo siya, masisira yung paint niya. Kaya, nag-isip na lang tayo na medyo permanent siya. So, ayun, bumili ako dun sa kakabukas lang na mall sa tapat na school namin ng mga canvas frames. So, ngayon, yun din ang share ko sa inyo. Mamaya, papakita ko sa inyo yung canvas frames ko. Na tatlo, binili ko siya 250 isa. Ang mahal-mahal, ang liit-liit lang. Ayan, makikita nyo rin. Pero mamaya, papakita ko rin. So, ayun, ang liit-liit lang. Inamahalan ako pero binili ko na siya kasi hindi ko nga siya kayang tanggihan. Talagang sobrang love na love ko ng mga arts tas may mga nababasa. Tapos ngayon, nakabili naman ako. Ito yung i-unwrap natin. Na nakakatawa kasi marireveal lang. Nakita nyo naman, makikita nyo naman agad pag tinaas mo na. So ito na siya. Bumili ako ng 2 sets of
yun, canvas frames, and then, dalawa na siya. Kaya matusap, diba, sinabi ko. Ewan ko ba sa akin, ba't ganito ako? So, ayun, ang color niya, pastel. Ito, parang, ano bang color to? Cyan blue, ganon. Tapos, ito naman, pink pastel color, yun. Yan, yan siya. So, ngayon, i-unwrap natin siya. Magkano ko to nabili? This is for 759. Tama ba? No, 749 pesos. So, parang 750 na rin siya kasi may 0.75 pa, diba? Kalokate. Mahilig lang sila sa mga cents. So, yun, i-unwrap na natin siya. Titignan na natin kung paano natin siya ikakabit. Yun. Yan. Tatanggalin na natin yung plastic sa kanya kasi ayaw natin ng plastic. Yan, so natanggal na natin siya. So ito siya. Yan. Yan yung mga designs. Yan yung dalawang designs na nasa taas na kinuha ko. Ito naman... Yan, nasa diagonal na yan. Ay, hindi pa natin nabibili kasi hindi pa natin kaya. Wala pa sa budget. Ayun. Pag-alaan na lang natin siya. Ito. Then, meron din siyang mga palagay-lagay sa corner na ganito. So, tatanggalin mo na lang. Tapos, yun. Ano kaya natin ito makakabit, guys? So, unahin muna natin. Baba ko muna siya. So, unang binili ko, kung mababasa nyo, ay do what you love. So, para sa akin, lahat ng gagawin kasi natin, this is to remind me na lahat ng gagawin mo, hindi lang gawin mo yung mga bagay na mahal mo. Gawin. Gusto mong gawin. Kasi minsan, may mga bagay na ginagawa tayo, pero habang tumatagal, nawawalan na tayo ng love sa ginagawa natin. Nawawalan na tayo ng passion, ganon. So, para sa akin, kahit na gawin mo yung bagay na gusto mo, love mong gawin, huwag mong kakalimutan lahat ng ginagawa mo. Hindi lang yung bagay na favorite mong gawin. Lahat ng ginagawa mo, do it with love. Bigyan mo ng pagmamahal. Kasi nga, aanihin mo naman yung mga bagay na parang wala naman siyang kwenta kung hindi mo siya sasamahan, di ba, ng damdamin, ganun. Ang drama ko ngayon. Like, di ba, kung mahilig kayong magsulat, mga stories, kung mahilig kayong mag-essay, mga ganun. Minsan mahilig din ako dun. Pero, ang tao, babasahin yan, mararamdaman nila kung may pagmamahal yan o wala. O, ginawa mo lang siya for fame, ginawa mo lang siya para pasikat sa mga malalim na words na hindi naman maintindihan. So, ganun. Lahat ng ginagawa natin, lagyan natin ng pagmamahal. Kahit na hindi ikaw yung pinakamagaling sa bagay na yun, basta may pagmamahal at mararamdaman ng tao yun. Yun, ang drama ko na at ang init. So, pwede rin pala itong pampipile. Pero, ayun. Do what you love. So, always do. Kung ano yung mga gusto nyo gawin, huwag nyong... parang i-reject or hindi bibigyan ng pansin, palagi nyo siyang paglaanan ng oras. Yeah. Next, ito naman yung parang cyan blue. Favorite ko rin na color to. Ayan. Ito ang favorite ko. Ito ang pinakagusto ko na canvas. Follow your dream. So, nung nakita ko to, ayoko na siyang bitawan. Ayun, follow your dream kasi marami tayong mga dreams, marami tayong mga ambitions sa buhay. Hindi lang isa, not twice, not thrice, napakarami. At ako, personally, meron pa rin ako mga pangarap sa buhay na hindi ko pa nakakamit. Hindi ko pa siya na-achieve. Madrama tayong tao ngayon ulit. So, hindi ko pa siya na-achieve. Pero ito, gusto kong paalala sa akin, follow your dream. Kasi... mga pangarap natin hindi natin nagagawa. Diba, hindi tayo satisfied sa buhay. Kaya para masatisfied din tayo, syempre, kailangan nating tupadin yung pangarap na yon. Kasi, ano siya sa sarili natin eh. Yun, magbibigay din ng joy sa atin. Kaya, katulad nito, nagtuturo na ako. Pero, hindi pa yun yung pangarap ko. Meron pa akong gustong matupad sa buhay. Yung mag-aral nga ako ng music, yun talaga yung gusto ko. Matuto sa mag-aral ng instrument, maging parang professional sa kahit isang instrument lang, ganun. Pero hindi naman natin siya magagawa ngayon kasi wala pa tayong opportunity. So, nag-aabang pa tayo ng opportunity at meron pa akong mga bagay na kailangan gawin bago tayo pumasok sa ganung bagay. Kasi nga, di ba, hindi pwedeng, kahit na gusto mong gawin yon o kahit pangarap mo, hindi pwedeng padalos-dalos ka, kailangan may plano ka sa buhay. At yung plano ko, meron akong mga bagay na tatapusin. Like, not my life. Meron na tayong bagay na tatapusin. And then afterwards, susundin na natin yung dream natin na yon. Para maging super happy na tayo, ganun. Na parang okay na ako, ganun. So, nagiging oily naman tayong tao. Tapos,
Kasi nung high school ako, meron akong isang quotation na pinaka natandaan as in now that the shortest way to do many things is to do only one thing at once. So yun natutunan ko, kahit gaano man karami yung gawin mo, kung wala kang natatapos kahit isa, baliwala lang. So kailangan meron kang matapos kahit isa, kahit dalawa, basta matapos mo siya kahit pa isa-isa, one step at a time, ika nga. So yun lang. So ito, papakita ko na sa inyo yung aking mga canvas pang iba. Actually, tatlo pa lang naman siya. Onti lang. Onti pa lang siya. Pero papakita ko sa inyo, pag-iisipan ko pa kung saan ko ikakabit tong dalawang to. So, ito na guys. Pupunta tayo sa room na hindi naman ganun kaganda. Pero papakita ko lang sa inyo yung mga canvas ko. Pero tatlo lang naman siya. Hindi siya masyadong ano. Yeah. Ang bilis mag-flip. So, ito. Ito yung tatlo kong canvas frame. So, maliit lang siya. Una, nakalagay dyan ay keep love in your heart. Ayun. Keep love in your heart. Ano ba ibig sabihin nito? Understandable na siya. Self-explanatory. Keep love in your heart. Ayun. So, ito, medyo drama-dramahan lang natin. Ano ba yung pangit na? So, yun. Keep love in your heart. Bakit na sinabing ganyan? Kasi tayo, lahat naman ng tao may heart, pero hindi lahat ng tao panay love lang yung nilalagay sa puso. Yung iba mga ano sa buhay, mga unforgiveness, mga ganun. So, nako, if you want to be free, hindi honesty ang magpapalaya sa'yo, kundi forgiveness. So, next. Yan, nakalagay dyan. Thankful, grateful, and blessed. Ayan ako ngayon. I'm thankful, I'm always grateful, and I'm always blessed. Kasi kahit may times na nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo pinapagpala ng Lord. No. Lahat tayo, everyday, meron tayong mga blessing na natatanggap. Kaya lang, ang kinaiba lang sa mga tao ay kung paano niya hina-highlight yung problems niya or yung blessings niya sa buhay. So, it's a matter of focusing. So, kung nagpo-focus ka sa mga giants mo sa buhay, like your problems, yun yung magiging mountains mo sa buhay. But if you're focusing on the blessings and life that the Lord is giving to you, yun yung magiging giant mo sa buhay. At magandang giant yun, best. Hindi siya nakakatakot. Masaya siya. Next, enjoy the little things. Yun. Ayan, nanano ako. Enjoy the little things dahil enjoy the little things dahil syempre, alam mo, mag-aantay ka pa ng mga malalaking bagay bago mo enjoy yung buhay, di ba? Kahit na sa maliit na bagay, enjoyin natin siya. Like, yung paghinga mo, di ba? Hindi ka pa nag-enjoy sa buhay mo. Like, so, ayun lang. So, yan lang yung mga canvas ko. At papakita ko sa inyo kung paano siya. Hindi ko pa paano ko siya ikakabit kasi baka mamaya tawanan niyo ako eh. Pero after ko maikabit, papakita ko sa inyo yung katapusan. So, saan ba siya magandang ilagay? So, hindi ko na alam kasi sige, tignan lang natin mamaya. Ayan, so ito na nga. Medyo napukpok ko yung daliri kong isa. Martilyo lang gamit natin kasi wala tayong drill, wala tayong paghihiraman. At kung bibili tayo, mas mahal pa yung drill kaysa sa ikakabit natin. So, wag na lang. So, medyo nag-take ako ng risk kasi medyo konting masasira yung ating wall, pero okay lang kasi matatakpan naman siya ng mga canvas natin. So, ito na yung itsura niya ngayon. Yan. Oh. Yan pa lang yung ganyan ko pa lang siya kinabit kasi hindi ko abot yung taas. Siguro magdadagdag na lang tayo doon kapag anong ginagawa ng kamay ko. Pero yun, magdadagdag na lang tayo. So, ito na yung kinalabasan ng aking canvas na dinikit sa wall na gumamit ako ng martilyo. Yon, gumamit ako ng martilyo. At nakakaba. Natatakot ako kaya ako, by the way, kaya pala ako nag ang tawag dito? Yon, kaya ako nag eyeglass. Kasi natatakot nga ako baka tumalsik sa mata ko kasi apat na beses tumalsik yung pako. So, every edge ng pinagkakabitan ko, tumatalsik yung mga pako. Nung, kung kailan malapit na siyang bumakon. Kaya yon, talagang nilakasan ko na siya. At ito, medyo pawis pa tayo. So, thank you for watching, guys. So,
Sana na-entertain kayo sa video na to. So if you like this video, huwag niyo kakalimutan i-click ang thumbs up button and notification bell. Tanggalin ko na nga to. And wait lang. Yan. If you like this video, please do not forget to click the thumbs up button and notification bell. And please mag-subscribe po kayo sa channel ko para maabot natin ng 1,000 subscribers. So, that's all. Thank you for watching. And this is Eunice Rdd saying, always give your best in everything you do so that your light will shine. God's abundance be upon you all. Till my next vlog. Bye-bye po!